Hindi pa bawalan tayo kumain na ngayon, huwag naman natin abusuhin, huwag naman natin sinigyan ng ating Diyos na kahit kumain ako ng bawon, at yun kasi ako pagkagalingin ako, hindi naman po ganun. Huwag tayo ng ating Diyos, nabibigay sa atin yan, pinakasagana tayo, pero dapat tayo magkaroon ng disiplina na sapat sa atin. No? Dahil marami pang nangailangan para maging maayos ang ating buhay at ating pamilya. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na itong ating ama, nakakausap po natin siya. Nahihiwalaan ko talaga ako. Ito po talaga ang gusto kong maisip ko. Itong nagaganap na ito sa akin, talagang nangyari sa akin ito, no? Kaya maligaya-maligaya po ako. At nung nakaraan, hindi ko usap mo kay Sister, baby Sister, siguraduhin mo ako ba talaga yung binanggit. Nakikita raw niya sa akin. Sabi ko, Diyos ko, kasalanan po ako, pero kalooban niyo po ang masusunod. Kailangan sumunod na po tayo kung anong kalooban ka ng Diyos. Amen? Amen. Kapapag po natin ang Diyos. Kaya, ay, umunlad ng ating community, maging papalayan tayo ng Panginoon sa tao ito, at hindi lamang sa tao ito, kundi sa lahat ng tao na dati sa buhay natin. Maging maligaya tayo ng tao, na magpupuli tayo sa Panginoon. Amen? Mapakarpo natin. Magandang hapon po ang mangyari. Brother Jen daw, kumakain. Sabi mo, Sister Jenny, kasi pag ano sa isda, magpupuno na daw tayo. Soking na sunod. Dire-direto na tayo. Makapasalamat po sa ating Panginoon. Ulat sa po. Sabi nga nila, kahit daw magkaman ka ng pera, kung hindi mo ako, hindi mo alam ito gamitin, useless. Natural lang, normal lang sa kapatid ninyo, no? Na hindi ko siya ako mahigpit sa pera, maluwag ako sa mga tao na malaki sa akin. Kaya sabi nga, na ang pagkaspas daw ng pera, ibinigay sa iyo, eh minsan lang, naniniwala ba kayo, kapatid? Minsan lang eh, di ba? Pinagkaloob yan sa'yo, malin mo. Sabi na, malin ko. Ito mga hindi nga ako maramon, kaya katatino, pinibigyan ko. Pero, talagang dumarating din na may mag-aabot sa'yo. No? May mag-aabot sa'yo. Kaya na, no, nakunta ko ako rin ko sa community na to, hindi ko po ito inilihin sa aking puro disipulo na sinabi ko na ganyan ang nangyari sa buhay ko. Kaya ako po na abroad na sabi nga ako po sa loob ng isang daang tupa, ako po yung isang nawawala. No? Purihin natin Panginoon sapagkat yung daw po nga siyam na tupa, hindi raw po naging maganda, magkulang. Kukulang po ng isang tupa. Diba? So, napakabayad ng ating Panginoon sapagkat ako po yung isang tupa na nawawala. At kaya at kanyang hinanap, kaya po ako narin po ngayon sa community ninyo. At naging nasaksaw ko sa daang tupa. No? Kaya napakalaki ng pasasalamat ko kaya mangyari sapagkat kung hindi dahil sa kanya, hindi po nabago ang aking buhay. No? Talaga po masalimuot ang aking buhay eh. Napakasalimuot. Pero, nung narito na po ako sa community na to, unti-unti nang nabago ang buhay ko. Kasi sa ngayon lang, na marami. Lahat naman po tayo ay may mga problema. Kanya-kanya lang, di ba? Hindi yung pagtakasulog nga eh, si Ama, di ba? Kaya nga, isa pa rin po si... Hindi lang po nakaraan, no? Isa rin po si Brother Buboy na naging witness ko. No? Kung nagkasakit ang anak ko, isa siya sa tumulong ni Pamilya sa akin. Isa siya sa tumulong sa akin upang matulog ko yung problema ko. No? Pero sabi nga, no, nung natin na, no, kung nakikita mo
di ba? Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal, lumapit kayo sa akin. At yung lahat na may mga kalalang gusto ang mga natawag, lumapit kayo sa akin at ito ay aking gano'n. Di ba? At makakatawag. Sa story ng buhay ko, talaga na medyo may pagkakamit sa akin niya. Pero pinipilit na ayusin ang kapatid mo. No? Sabi ko, minahal ko ng totoo ang ating pamilya. Nakikihabulan pa ako sa mga jipi. Diba? Nakikipatunan pa ako para makapuna ang kapatid ko. Bali wala sa akin. Hanggang sa makulong mo, matapilong ako.